Kumusta mga ka-animate? Nais ko ulit magpasalamat sa suporta na ibinibigay ng ating mga ka-animate. Kahit na hindi man tayo nakakakuha ng mataas na views, eh sapat na sa akin ang mapasaya kayo. Ngayon ka-animate, bago natin pag-usapan ang chapter, eh nais ko muna i-discuss sa inyo kung ano ang tato ni Captain Muguruma at Shuhei Hisagi. Ito nga yung tato ng 69. Si Captain Muguruma ay may tato na numerong 69 sa kanyang dibdib. Ang Muguruma ay malinaw naman ka-anime na apelyido lamang ni Captain Kensai. Ngunit binubuo ito ng Kenji. Ang Mu ay 6 at ang Kuruma ay Kotse. Pero ang kinuha nga lang dito ay ang 6. Habang ang 9 naman ay kumakatawan sa 9th Division. Kaya nabuo ang 69 na tato niya. Ang tato naman ni Hisagi na 69 sa kanyang muka ay isang pagkilala o paghanga sa isang Shinigami Captain na nagligtas sa kanya sa isang hollow nang siya ay bata pa. Chapter 612. Si Yuha ay pumasok na sa Soul King Palace at pinatay ang lahat ng harang sa kanya. Ayon kay Yuha, ang Soul King ay hindi isang perpektong Diyos. May hindi mo man lang magawang makatakas sa oras na ito. Ngayon ay tatapusin ko na ang walang katapusang kahihiyan. Sigurado ako na alam mo na darating ang araw na ito. Paalam na, Spirit King. Ang may kakayahan na makita ang hinaharap. Ang aking ama. Habang sa kabilang panel ay si Captain Hirako ay nakasalubong si Narukiya at Renji. Kung saan ay pupunta sila sa isang direksyon. Kasama nga ni Captain Hirako sila Umaida at Captain Soifung. Ipinatawag nga sila dito ni Urohara. Pagpasok nila sa isang base ay nakita nga nila si Urohara na may inihahanda na isang bagay. Ayon kay Shinji, napakahalaga ng pagpapatawag mo na ito. Ang lahat ng captain at vice captain ay pinapunta mo dito kahit na magre-resulta pa ito na iwan nila ang kanilang mga kalaban. Andun na nga ang ibang captain at vice captain kung saan ay sinisimulan na din ni Urohara ang kanyang ginagawa. Biglang nagsalita ang kapatid ni Ryuichi at nagpakilala nga ito. Mga ka-anime, napaki-cute niya nga ditong tignan. At mukhang ganun din ang nararamdaman ni Captain Soifung. Dahil sa pag-alis ni Yuichiro ay sinabihan nga siya ni Urohara na kailangan niyang bumalik sa kanyang pwesto. Nasaan na ang iba? Ano ang nangyayari, Kisuke? Ayon kay Urohara, ang Squad 7 ay hiniling na lumaban ng kanila lang. Dahil sa ngayon ang kanilang Captain Commander Kumamura ay malubhang sugatan. Tinanggihan nga ang kanilang hiling na magpadala ng medical team. Mula sa impormasyon mula kay Captain Byakuya, ang Squad 3 at 9 ay nakikipagtulungan ngayon sa Squad 12. Si Captain Mayuri ay sasama din dahil malaking problema sa kanya kung mawawala ang Soul Society. Ang Squad 11 Captain at Squad 9 Vice Captain kasama sila Madarame at Ayasagawa ay nasa isang emergency treatment. Silang tatlo ay wala na sa panganib, habang si Saraki ay malubhang sugatan at nahihirapan pang ang gumalaw. Ang Squad 1 ay papunta naman sa Central 46. Sa ngayon ay wala pang report mula sa Captain at Vice Captain ng Squad 10. Sa mga narinig ni Shinji ay napapaisip siya na natalo talaga sila sa labanan at naiisip din niya kung bakit sila ipinatawag ni Urohara. Tinanong ni Shinji kung ano ang nangyayari at bakit sila pinatawag. Sumagot naman si Urohara na sila ay pupunta sa Soul King Palace na ikinabigla ng lahat. Napaisip si Captain Hirako kung paano yun magagawa ni Urohara. Well ka-anime, para lang sa mga hindi nakakaalam, ang Soul King Palace ay hindi basta-basta mapupuntahan gaya ng ipinaliwanag ni Ichibi. Kinakailangan ng susi para makapunta sa Soul King Palace at kinakailangan ng pahintulot ng mga Royal Guard. Ngayon ka-anime, baka mapaisip naman kayo, anong susi yon, Kuya Rap Gem? Ang susi na binabanggit nila ay ang mismong buto o parte ng mga Royal Guard. Another ka-anime, maaaring mapaisip din kayo kung paano nagawang makapasok ni Yuha. Una, dahil sa kapirasong damit ni Ichiko. Dahil ang damit na suot ni Ichiko pabalik sa Soul Society ay binubuo ng mga ipin at buhok ng Royal Guard. At naiwang bukas ang lagusan na dinaanan ni Ichiko sa limitadong oras na siya namang sinamantala ni Yuha Baha. Ngayon ka-anime, naiiba ang pamamaraan na gagawin ni Urohara. Naaalala niyo pa ba yung last chapter? Yung may daladala yung kapatid ni Ryuichi, yun ang gagamitin niya.
At syempre sa tulong na rin ng platform na ginawa ni Mayuri. At hindi niya ito magagawa basta-basta dahil kakailanganin niya ng lakas ng pinagsama-samang captain level. Habang sa kabilang panel ay makikita si Ichibi na nakaupo at humihingi ng patawad sa mga tao dahil para sa kanya ay imposible na matalo si Yuha Baha. Biglang may lumabas mula sa operating room at ayon kay Shinji na mukhang tapos na sila at mukhang handa na naman silang lumaban. Ayon kay Shinji na hindi dapat nasa labas si Okitake dahil dapat siyang magpahinga. Ayon naman kay Okitake, maliban kay Captain Saraki, ang iba ay nasa mabuti na. Salamat sa tulong ni Vice Captain Kotetsu at sa third seat na si Yamada. Nagpakita din sila Shuhei at ang iba pa na nagpapasalamat sa paggamot sa kanila. Biglang lumabas si Captain Saraki at ayon sa kanya, sino ngayon ang hindi nakakatayo? Na siya namang ikinabigla nila Ikako at Okitake. Pero mga ka-anime, hinahanap nga ni Kenpachi kung asaan si Yachiro. Pero ayon naman kay Urohara na huwag siyang mag-alala at mag-relax na lang. Dahil sa ngayon, ang Squad 11 ay patuloy na hinahanap si Yachiro. Pero tumalikod lamang si Kenpachi at aalis upang hanapin si Yachiro. Pero sinubukan siyang pigilan ni Urohara at humingi ng patawad sa kanyang inasal. Dahil sa ngayon ay hindi niya maaaring paalisin si Captain Saraki. Pero walang plano magpapigil si Captain Saraki. Biglang humarang si Nanao Ise. Sinabi ni Ise kay Saraki na ipaubayan niya na lang ito sa kanyang squad at magtiwala siya sa kanila. Ipinaliwanag ni Ise na ang kanyang squad ay mas mahanap si Yachiro ng mas pabilis. Pero ang mga squad member niya ay hindi magagawa kung ano ang gagawin niya ngayon. At sa ngayon ay nararapat na pumunta si Kenpachi kung saan siya kailangan. Biglang tumalikod si Captain Kenpachi at nagsabi na sige, ipapaubaya ko na lang ito sa aking squad. Dahil dito ay uumpisa na nga agad ni Urohara. Dahil baka magbago pa nga ang desisyon ni Kenpachi, ibinigay na ni Urohara ang orb. At ayon sa kanya na kinakailangan lang nila itong lagyan ng kanilang Ryatsu. At sa ngayon ka anyway, ay sinisimulan na nga ding buksan ni Urohara ang lagusan kung saan sila dadaan. Sa kabilang panel, sa Soul King Palace, dumating na nga si Ichiko, Yoruichi, Chad, Orihime at Ganjo. At nakaharap na nga nila si Yuha Baha. Ayon kay Yuha, nadudurugin niya lamang si Ichiko na parang isang insekto dahil ito ang kanyang kapalaran at dudurugin niya ito gamit ang kanyang mga kamay.